Isang kwento ngayon ang ibinahagi ni Dindo Balares, ang isa sa mga writer na malapit kay Chris Aquino. Kaya naman sa kanyang kwento ay ilang paglilinaw ang kanyang sinabi tungkol sa relasyon ni Chris at ni Mark Leviste, kung bakit nagkaroon nga ito ng on and off. Matatanda ang kamakailan ay nilinaw din ni Mark Leviste sa pamamagitan ng interview with Dale and Carbajal na maayos na ang relasyon nila ni Chris. Although nagkakaroon ng issue noon dahil nalulungkot si Chris every time na umuwi ng Pilipinas si Mark Leviste at hindi daw kinakaya ang stress ng pagkakaroon ng goodbyes. Pero sa puntong ito at dahil na rin sa tulong ng mga kaibigan at mga taong nakapaligid kay Chris Aquino ay naiunawaan na nito ang kailangan gawin. At dahil na rin focus si Chris sa kanyang pagpapagaling, ay mas focus din ni Chris na mabigay sa mga anak niya ang mga dapat nitong ibigay bilang isang ina. Kamakailan, ayon sa report ni Dito Balares, ay bumagsak ang hemoglobin ni Chris Aquino at ito nga ay ang 8.2 to 8.4. Ang lowest acceptable level ay 10.9. In other words, transfusion level. Ito ang sinabi ni Dindo Balares. Ayon pa sa kanya, sa latest tungkol kay VG Mark at Chris, narito ang kanyang kwento. Umuwi ng Pilipinas last October 31 si Vice Governor Mark Leviste. According to people staying with Chris in her rented home in Orange County, pinag-iisipan niyang mabuti ang pagdedesisyon. November 3 to 4, she told VG Mark na ngayon mas mahirap na ang treatment niya. Hindi talaga niya nakikita na kakayanin niya ang long-distance relationship. Nag-confide si Chris na ang bawat goodbye nila ay napaka-stressful and to quote her, "Being alone is better than having someone with you for 1 week than feeling the sadness of each goodbye. It may seem selfish pero I'm prioritizing my emotional wellness." Madaling unawain ng isang ina na gusto pang mabuhay para sa kanyang mga anak. Kung mananatiling malawak ang pag-unawa at makapaghihintay si VG Mark tulad ng 20 taon na ipinaghintay niya o hanggang makarecover ang kalusugan ni Chris, malay natin baka may forever. Sa puntong ito ay nakasalalay ng malaki kay Mark Leviste kung gaano tatagal ang kanilang relasyon ni Chris Aquino. Nasa punto si Chris na kung saan ay kailangan niya mag-focus sa health pero nagpapasalamat din ang marami dahil nandun si Mark Leviste para tulungan ito. Hindi naman lingid sa kaalaman ni Chris na may trabaho din si Mark bilang Vice Governor Batangas pero hindi napapabayaan ni Mark ang kanyang buhay pag-ibig. Ayon nga kay Mark, si Chris ang kanyang mundo.